Hello mga kabisdak, this is Liz again and welcome back to my channel! Next week ay Holy Week na. Pero dito sa Croatia, hindi holiday ang Huwebes Santo at Biyernes Santo. So alamin natin kung ano-ano nga ba ang mga holiday dito sa Croatia. Pero syempre guys, bago tayo mag-umpisa, intro muna tayo. Dito sa Croatia guys, actually napakarami nilang holidays dito. So gumawa ako ng list ng mga holidays para naman may guide kayo sa mga bago at sa pupunta pa lang dito sa Croatia. Of course, kailangan kong basahin yung iba dahil napakahaba nila para naman hindi ako magkamali. So guys, almost the same lang din naman sila sa Pilipinas na marami ding mga holidays. Pero dito may mga pagkakaiba tayo. So isa-isahin ko yung mga holidays nila dito. So mag-umpisa tayo sa January. Siyempre guys, January 1 is sa New Year's Day. And January 6 is Epiphany Day. At kasunod nun guys, Holy Week. Yun nga, sa nauna kong sinabi, hindi holiday dito ang Huwebes Santo at ang Biyernes Santo. So bakit? Dahil ang sinisilebrate nila na holiday ay ang Easter Sunday at Easter Monday. Yes po, instead of Huwebes Santo ang Biyernes Santo, ang ginagawa nilang holiday ay yung Sunday ng pagkabuhay at Monday ng pagkabuhay. Pero yun ang holiday dito, which is na-surprise ako mga guys. Dahil dati nung bago ako, in-expect natin syempre Huwebes Santo or Biyernes Santo, wala tayong pasok. Pero dito may pasok sila. Pero pagdating naman ng Monday, ay holiday yon. At syempre, ang Holy Week naman ay nakadepende naman to. Hindi naman siya fix kung ano ang date. Alam naman nating lahat yon. Ang susunod ay May 1. It's Labor Day. Same lang din sa Pilipinas na nagsiselebrate din tayo. Susunod naman guys ay yung tinatawag nilang Corpus Christi. Ito ay yung araw na kung saan 60 days after Easter. So holiday din dito yon mga guys. Next is May 30, Statehood Day dito sa Croatia. So holiday to, national holiday. At ang susunod ay June 22. Ito yung tinatawag nila na Anti-Fascist Struggle Day. So ilalagay ko dito guys kung ano nga ba itong mga holidays na to. Para naman may idea din kayo kung ano bang ibig sabihin nito o gaano ba ito ka-importante itong mga araw na to dito sa Croatia. August 5 is Victory and Homeland Thanksgiving Day. Check ulit dito guys sa taas kung ano ba ang meron sa araw na to. August 15 is Assumption of Mary. So alam naman natin guys kung ano ibig sabihin nun. So holiday yan dito sa Croatia. Susunod ay November 1, which is same sa Pilipinas, syempre All Saints Day. So nagsiselebrate din sila dito. November 18, the Day of Remembering the Croatian War of Independence and the Day of Remembering the Victims of Vukovar and Škabrnja. So ito yung isa sa pinakamahalaga nilang national holiday dito. At ang susunod ay December 25. Siyempre guys, alam naman natin lahat kung anong meron sa December. It's Christmas Day! Yes, kaka naman si Jose Mari Chaneto. And the day after, December 26, nagse-celebrate sila ng St. Stephen's Day. So ito yung mga holidays dito sa Croatia. At ayan nga mga guys, alam nyo na kung ano-ano yung mga Croatian holiday na talagang wala tayong mga pasok sa araw na to. Kung meron pa kayong idadagdag o meron pa kayong topic na gusto nating pag-usapan, don't forget, you can always comment down below. And of course, you can always reach me out also on my Facebook account and in my page. Bago pa lang sa channel ko, don't forget to subscribe. Hit the notification bell para updated kayo sa next ko mga video. And of course, don't forget to like, comment, and share. That's all for today mga kabisdak. Maraming salamat sa walang sawang suporta sa aking channel. Ingat kayo palagi sa inyong mga papuntahan. Said Holy Week to everyone. Until next video guys. Bye!